Hi Gabayas, Manjun Valdas. Sa wakas, tapos na ang MPL regular season. Ito na rin ang final episode ng ating recap. Recap lang naman. Kaya naman, samahan niyo ako, pag-usapan natin yung mga naganap sa week 8. Dapat yung mindset natin ngayon, playoff mode na. Diba? Kahit tayong mga viewers, playoff mode na tayo. So huwag na natin patagalin. One Take Productions ka na lang pala to. So yeah, pag-usapan natin. So para sa final week ay nahati lang naman to sa tatlong parts. Una ay yung paunahan sa upper bracket. May tatlong teams na naglalaban dyan. RSG, TNC at Echo. Pangalawa ay yung mga teams na nagtatanggalan at kung sino ba makakapasok sa playoffs. Omega, Blacklist International, Brand. Pangatlo ay yung mga teams na nasa gitna lang. NXPE at Onyx. Unahin na natin kagad yung mga teams na naglalaglagan. Umabot tayo sa point na kung saan ang Omega at Blacklist International lang mismo ang magdedetermine kung sino ba magsistay. Nauna na yan nung Friday dahil yung Bren Esports ay nung natalo sila ng isa, ay doon na sila nag-GGWP. Kaya naman yung Omega at Blacklist, ito talaga yung must win game para sa dalawa. At umabot lang tayo sa point na kung sino nga ba yung mas pumuso at nagwagi ang barangay. So, natanggal ang dalawang M-Series champions, Bren Esports at Blacklist International. Ang ganda ng laban ng Blacklist at Omega dahil everything is on the line. Maging yung Bren Esports sa Omega. Mataas talaga yung opportunity ng Omega to get the slot kasi dalawa yung matches nila. At yung matches pa nila ay up against doon sa dalawang nasa baba. Kasi like for example, yung Bren, may match sila against TNC. We're gonna talk about it later. Mahirap na feat yun eh. Diba? Ganon din naman sa Blacklist, isa na lang. So talagang one chance. Mala Doctor Strange talaga yung nangyari. So props to Bren and Blacklist International. Come back stronger. Kailangan natin respetuhin ang mga champions. Pero this time, Omega muna. Omega muna maghahari. Congratulations to the entire barangay for making it. Napakagandang struggle. Nandun talaga yung point na sinasabi nila na lason tong team na to. In a good way. Positive ano yun eh. Positive description sa kanila yon na tinuturin silang lason ng mga teams. Kasi hindi mo alam kung kailan magigising tong team na to at kung kailan sila tulog. Well, tulog sila kapag gabi. O kung kailan sila naka-off. So yeah. Congrats, Omega. Sabi lang nila dito, hindi nyo makukuha yung Lord Dot unless andito kami. Kaya hero muna nga aming tatargeten. Chuck the Ghost Down, Immortality Pop. Brenjo dito, hahampas na, pero may set bang gagawin. Bago mamatay, dapat may gawin. Tinamaan nga doon sa dulong-dulong si OM. At makahapon lang, Omega. Here comes the comeback king. Sa kalawa ang mapapagsak. Kaso nga lang may bawi talaga doon sa pagbadalikuran. Kaso nga lang tatlo ang mawawala mula sa side ng Blacklist. Tulak ni Eson, bantay ni Kevier. Nakuha pa yung Lord, and now this is a huge problem. Anong kailangan gawin ng Blacklist? Ang ganda prioritization dito ng Omega eh. Tinakedown kaagad nila si Oheb at yun yung kailangan nilang may takedown para mas magkaroon ng confidence para mag-push. And without Oheb, sa isa-isa ng Omega dito yung Blacklist International. At kailangan gawin ng Blacklist International dito is to hold the line. Kailangan nilang i-prevent ang one-way push na to. Ito na yung hold na gusto nilang gawin. Kaso nga lang kompleto ang Omega! At ngayon, nag-iingay na ang mga kabarangay dahil playoff secured na sila! Woo! Next ay pag-usapan natin yung dalawang teams sa gitna, yung NXPE at yung Onyx. Yung Onyx ngayong linggo ay yung pinaka-happy-go-lucky team. Sila yung nothing to win, nothing to lose na stand. Kaya naman, nag-switch up din sila. Nakita natin muli yung Onyx Season 8. This time, hindi lang players, pati coaches ay switch up nila. Nag-draft sa kanila si Coach Blubsy, a former champion. Si Trevor ay dati na rin part ng MPL na nag-draft din para sa kanila. Naglaro din si Bimo, naglaro din si Miko. 1-1 ang naging score ng Onyx. Nagkaroon sila ng chance actually para mapigilan ang Echo makakuha ng upper bracket. Again, mamaya pag-usapan natin yun sa third part. Pero hindi rin naging successful yung last match nila against RSG. So, napaka-interesting nito kasi ito na yung mga type ng games na gagawa ka na lang ng statement game. Ganun din yung nangyari sa NXPE. Nagkumawa sila ng statement game nung last match nila kasi nag-2-0 din nila
yung Echo. So, okay na. Alam na nitong dalawang teams na to kung nasan sila. Pwedeng non-bearing na yung laban nila. Pero nilaban pa rin nila to ng totoong puso. And I think yun talaga yung magdedetermine sa isang napakalupet na esports org or isang esports team na hindi ka basta-basta mag-show match. Diba? Rerespetuhin mo pa rin yung kalaban mo. Parang mas rerespetuhin mo yung kalaban mo kapag totoong laro ang pinakita nyo. Ito ang pinakita ng Onyx at NXP. Finally, pag-usapan natin yung tatlong teams na nasa taas. RSG, TNC, at Echo. Umabot tayo sa point na kung saan up until the last game, meron tayong dinidetermine. Na-surpresa pa nga tayo sa mga upset. In-upset ng Bren Esports ang TNC. Magandang exit to para sa Bren Esports. Kaya naman parang kinabahan ng TNC. Kasi nung natalo ng TNC yung NXPE, lumamang sila at napunta sila doon sa second seed. Kaya naman yung Echo, kitang-kita, maging sa backstage ay nag-cheer sila sa Bren kasi kailangan nilang magdasal na huwag makakuha yung TNC ng puntos. Lahat naman ay, kung ikaw may player, ganun yung magiging reaction mo. But suddenly, NXPE from out of nowhere, yes, tinalo ang Echo at klarong-klaro na after a month, after nung big patch, ay biglang nagkaroon ng kryptonite yung Echo, no? After nung Onyx defeat, parang halos lahat na alam na kung paano silang talunin. Meanwhile, iba ang story ha, para sa RSG. Dahil yung RSG, right after nung jitters nila ng week 3 LAN games, na-determine na nila kung paano yung totoo nilang galawan. I think yung chemistry ng RSG yung pinaka nakakatakot ngayon. Kasi ito yung pinaka solid ngayon. Talagang determined sila to win at kita mo yung disiplina sa mata ng mga players nila. I could say na medyo malapit ang TNC doon, but I think mas sharp ngayon yung RSG. Siguro dahil mas sanay yung players nila ngayon sa ganitong setup at mas maraming bagong players sa TNC. So yun ang kwento para sa mga upper bracket teams. Ibang klase, no? Up until the end, meron tayong dinetermine. Ganda ng season na to. Umabot na lang tayo sa punto na nagsasayawan at nag-aasaran na lahat ng team sa backstage. Kasi gets na nila. Kitang-kita rin natin lahat ng mga nangyaring sportsmanship outside of the game. Yung Bren Esports, even though na GG sila, masaya pa rin sila. Blacklist International also, diba? Binabati ko lahat ng agents at lahat ng Bren lang malakas fans. Okay, mag-alala. Bayasan nyo pa rin ang bayasan ng favorite teams nyo dahil magbabalik sila for sure. Pero guys, ganun kasi talaga sa lahat ng tournaments. May nananalo, may natatalo. So sa anim na teams na natitira sa playoffs, kailangan nilang galingan ng sobra. Tanong, sino kaya ang tingin nyong magiging champion ng MPL Season 9? Comment down your thoughts below. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa entire recap. Ito na ata yung pinakasimpleng recap kasi alam nyo yun, busy tayo masyado kaya one take, semi one take productions lang. Binabati ko ang Alaksan FR, Logitech G, Realme, si Benevolent Gaming at ang ating editor na si Ironheart Gomez. Muli, kabayas, isa pong karangalan na makapagbigay sa inyo ng mga malulupit na laban at maraming salamat sa pagsama dito sa recap natin. Next video natin, talakayin natin ang iba't ibang pwedeng mangyari sa playoffs at talakayin din natin ang Cebol PH Team MLBB. Abangan nyo yan sa channel na to. Maraming salamat muli. Kita kids.